Okay guys, andito na naman tayo sa isang episode na naman, no? Na tunay na buhay ni Mahmoud. Maraming salamat pala at mga subscribers, ka-idols, kabaro. Nagtatsagaan pa rin, no? kahit ganito kasimple, mayroon pa rin mga ka-interest, no? Ringgan pa ng makamasang mga topic natin. Okay? So, itong gusto kong talakayan ngayon itong konto sa buhay pa rin ng tao, no? Saan? Umiikot pa rin. Parang rulita, no? So, ito yung tungkol. Connection, connectado pa rin ito sa hierarchy of life. Yun. Buhak mo haway, buhay mo hawak mo, ikaw ang nagtitim mo. Habang may panahon pa, ito yung napansin ko, ito yung tatalakayan natin ngayon, itong tungkol sa yung pagdating mo na sa kumbaga ba, nandito na sa golden years, papunta ka na sa retirement ba? Yung, kung normal na retirement lang, huwag lang yung sabihin na maagang retirement dahil financially stable ka. Ito ang tatalakayan natin ngayon kasi sa napansin ko, yung kating mga topic natin ay iba-iba ang estado ng buhay. May mga tao na kahit pa sila ay kumbaga nasa retiring age, gusto pa rin nila magtrabaho kasi health issue, okay pa yung katawan nila, at saka gusto talaga nila, passion talaga nila yung karera nila, pwede din. Kasi kung ano nasa likod, kung ako, sa akin, with medyo papunta pa naman tayo doon. At sa mga kakilala natin na halos isang apak na lang nasa ganun ang sitwasyon. Ngayon, malimit yan ang palagi tinatanong natin. Yung tanong na, my friend, enough is enough ka na ba? Ibig sabihin, enough is enough, tama na. Ibig sabihin, pahinga ka na sa kumbaga para kang boxer, ba diba? Yung boxer. May mga boxer na mostly sa boxer pag tingnan 30 plus para ipangin. Magbabago na. Kasi yung mga pa-osbong na tag 20 plus, yung talaga na. Kasi kung kasagsagan ba nila, undefeated sila. Pero habang 30 plus, nagkikita mo yung reflexes na. Kumbaga, kumpara mo dun sa mga bata pa, yung liksi. Bihira lang yung mga boxer na maintain nila yung gano'n nilang reflexes, no? So pareha din ang buhay ng tao kasi may ito yung matalakay natin kasi isa din dito siguro ito nakikita ko yung para sa akin ang girl o huwag lang yung mga talaga iba kasi yung story yan ng hindi na ka-label yung kumbaga asa kumbaga gulong pa sila hindi bilog yung gulong wala parang square. Hindi, umiikot kung nasa ibabaw sila. Palagi na nasa ibabaw. Meron mga, parang may ano to eh. Hindi ako maniniwala din siguro na. Kasi yung mga taong to, yung nabiyayaan dahil sa mga kanino-ninuan pa nila, or fathers nila, dati, mga ano yan, kumbaga, nakatatak sa isip nila na, kung ito na tayo ngayon, bakit, kung ito na tayo ngayon, bakit luwagan pa natin? Bakit pa natin hayaan mawala sa atin. Kaya hindi nila, hanap sila ng paraan na maintain talaga nila rin. Hanggang sa next generation, tuloy pa rin yung estado nila. Which is, maniwala tayo niyan kasi may mga bossing tayo na makikita natin na pag-sir na pag gano'n na yung ninuno nila, ayaw nila na bababa po sila. But mare, libel or akit sila. Which is kahit sa atin, ang mga average sa tao, pwede natin siguro pang gawa, nangyari. Yun na sabi natin, planuhin, gapangin, gawin. Kasi, isa rin dito, ito kasi mga Pinoy, ano eh, yung bang sobra ka, hindi ko matindihan. Naghihirap ka na nga. Sarili natin mismo, medyo naawa tayo. Naawa pa rin tayo sa iba. Ibig sabihin ba? Parang hirap natin i-promote yung
sarili mo muna. Kumbaga ba? I-stabilize muna natin sarili natin, ayusin natin, pagtibayan natin ang pundasyon natin bago tayo mag-isip sa kapakanan ng iba. Which is, parang yun sana ang dapat. Kaya minsan, pag may mga tao na, alam ko, naghirap ito. Nag-isip ko sa kahirapan ng iba. So, ibig sabihin, kung may maitutulong lang ako, mas maganda siguro, tulungan mo muna sarili mo. Kasi paano ka ba kapag extend ng tulong sa iba kung ikaw mismo numeroon nung dapat tulungan? Di ba? Minsan kasi yung tao magaling sa salita, maawain sa salita, wala naman siyang gawa. Di gaya ng iba na pasikrito lang, may kakayahan, tumulong, ikaw, hirap ka na nga, masasabi ka pa, sus kung makatulong ako. Yan siguro pa sa akin, tanggalin natin yung mga style na gano'n kasi realidad tayo ba? Para ba tayong ano ito na nananaginip ng gising? Ako, binsa pag ako'y nagsasalita kasi, ay iba kasi mag-misinterpret ha, sabi ko. Ikaw makmix pag nagsasalita na, para pa Diyos ka sa sarili. Hindi ako Diyos. Ibig ko sabihin, ano lang ako, open lang ako, yung totoo ang sinabi ko. Yung totoo talaga. Minsan nga ako, hindi pa tayo, may trabaho lang tayo, table na pag niya, may pakita, mag-extend tayo ng siya. Kasi naisip ko kasi, mag-extend ka ng mag-share ka kasi kahit ano ka ba, mayaman ka ba talaga na nagsisahin? Hindi. May mga rason kasi yan. Kumbaga, may nagawa sa iyo yung tao na kahit sa simalit na bagay, simbing bagay, dito mo makikita sa kanya na yung nagawa niya sa iyo na hindi na-happy ka sa ibang bagay mo na binawi. Parang ganun ba? Ibig sabihin, kung ako makita ko na makinig sa mga hindi. Kung ang tao, iba din ako, pag nakita kong tao, malasubas to, yung tao to, alam ko kasi yung kinakarga-kargahan ako nito. Iba, kung naisip ka, walang lang, part sa cycle ng buhay yan, ibig sabihin ba? Kahit kung yung pastor pa magsalita, 10% daw, o sino yung sa congregation, 10% daw, maganda, sa Biblia, ang kinikita mo, i-share mo. Pwede naman sabihin na, i-share mo lang doon sa simbahan. Palagay ko, yung 10% na ibig sabihin, pwede sa ibang paraan. Bigay ka, tumutulong ka, o offer ka ng assistance. Part na yan sa mga, sa, palagay ko lang, ha? Part na yan sa mga sinasabi. Mag-share ka sa iba. So, dahil totoo siya yung mga ganitong mga bagay, which is, totoo naman na, unahan talaga mo natin sa mga. Hindi natin sabihin na, ano ka, ano yan eh, parang ipokrito tayo yan, yung magsabi na, yun lang, sa totoo lang, may ano man, masak, huwag kayo mano sa akin, pero, talagay ko, mahirap yung, kung nakita ko yung tao, hirap tapos mag-isip pa sa kahirapan ng iba, huwag mo magawa, huwag mo magawa. Sarili mo na natin ang isipin natin. Kasi pag hindi natin ayusin sarili natin, wala kang magawa sa iba. Magdagdag lang tayo ng problema sa iba. Unahin mo natin yung problema natin. Bato-bato sa langit, huwag tamaan mo na lang. Ay, ginawa ko lang to kasi part of, ano ba? Kaya, naisip ko rin na, kasi ang main topic talaga ng episode ito, ito goal sa pag ikaw ba'y papunta na sa retiring age ba, nakikita o kung magawa lang natin yun bang mag-apak mo sana sa 60 o pagod na katawan mo, kaya natin maglaylo. Minsan, parang hirap ilaylo. Pag, minsan, sorry, pag pwede pa, isagap na, tirahin pa natin. Kaya, napansin ko, itong ganito, meron kayong iba sinasabihan. Hanggang pwede pa i-maximize. Pwede naman, pero palagay ko, depende kasi sa karira mo.
pindi sa nature mo. Trabaho mo. Kung saan trabaho mo, siguro, expose ka palagi doon. Sa, after ng oras, uwi ka, kayo nga ka, pwede yun. Pero kung palagay mo, babad kang baba, tapos pagdating siguro sa mga papunta ka sa retirement na mga edad, dapat yung 60-40, 70-30, kahing na 30, bata-bata ka pa, kahing na 30, o 20, 80, and bugbugan. Medyo may edad na talaga, 60-40, or 50-50. Pwede nga siguro, kung meron ka nalang, wala ka nalang mga ginagastusan, 60-40. 60 ka, mag, ayun na, 40 ka magtrabaho. Yun na. Medyo, ano na, kasi gusto pa rin sa karira nila. Kaya, naisip ko, ako, dalating sa puntong gano'n, paano pa natin yung gawin? Maganda man yung ano yung sabi mo, next week, paano natin gawin sa hirap ng buhay? Kaya, kung ano-ano na lang iniisip natin, kaya, ito, kaya ko ginawa yung episode ito, kasi sa totoo, real to, iilan lang, bihira lang ang gawin. Kasi meron yung iba. Pagpatapos, pero problema kasi dyan, kasi kung pagpatapos yung mga anak, nalasal, tapos yung income naman, kung kulangin pa nga sa kanila, may pamilya na sila, hindi ka mabigyan ng pansin kasi lalo na may, ano ka, may pride ka din na hindi ka umasa sa anak, kasabihan na ipindi sa anak, bonus na yun. Kung hindi ka umasa sa anak, wala ka pa talaga sa pension, papilitan talaga tayo. Kaya, palagi pa rin iniisip yung ano pa. Kasi, side hustles kung magawa ka. Iba, kita ko na, nagtatry sila na. Mahirap kasi yung magninegosyo ka, sideline, na wala ka naman. Sa mga experience na naka, sa sarili natin, o sa mga nakakausap natin, hanggat nagsasideline ka na yung negosyo mo, pinaubaya mo sa iba, in-interest mo sa iba, bihira kang mag-click. Paswerte yan lang, kung mag-click. Mostly tao, sabihin sabihin. Mas buti ba yun? Kung may pira ka extra sa bangko na lang, huwag na lang. Kasi minsan kasi, palagi tayo nakikinig sa mga matatamis na salita, pero nakikita na naman natin to sa mga pelikula, pabalik-balik ang kwento, pumasok pa rin tayo. Yan ang hirap sa atin. Madala tayo sa sur-survey. Palagi yan ang sinasabi ko. Iwasan yung makinig ka sa tamis ng salita. Pero, minsan, yan ang pag-aawayan mo sa iba, eh, para hindi kayo magkalabuan. Dahil, nakikialam nila sa mga no, ayaw nilang magpa-awat sa... Isa ka nakikita ko itong mga ganito, yung nag-isip ka sa kapakanan ng iba na ikaw mismo hirap. Parang ito, may gusto ko lang siguro portray na para bibilib sila sa iyo. Parang ito, ha? Huwag tayong maniwalang bibilib sila sa atin kasi isip na natin yan. Sa totoo yan, nakatawa yan. Sa likod, tinan mo, pag ikaw ay naghirap, subukan mo lapitan yung mga taong yan kung may magagawa ba. Diba numero uno siguro mostly dyan? So, binsak, bihira na siguro. Baka sabihin niya, pwede ba tayong pahiram naman? Baka sabihin, ako din wala. Pag sinasabihan ka na ako din wala, wala ba? May magagawa ka ba? Pipilitin mo ba yan kung talagang wala? Yeah. Ito yung mga hindi ko pa kasi masabi yan na effective ang magagawin natin kung ito kadabating sa punto mo. Pero sa mga nandoon na sa mga naka-experience ng ganun nakikita na kasi magsisiyar sila hindi pati nakarating doon kasi kumbaga may asin ba tayo pwede pa tayo sa ibang punto yung panahon ay yung asin mo kasi darating na panahon malalanta ang asin mo wala magiging mapakla na. Hindi ka na kaaya-ayang namnamin. Pero, may tinatry tayo mga pamamaraan na pwedeng gawin para makounter yung mga consequences. Yung darating na magandang senaryo, pilit itong hinanapan ng mga paraan. Sana, ha? Magawa natin kasi as kasabihan, what Mac make wants, Mac make it. Ibig sabihin na, nagyabang si Mac. Ibig sabihin, kung ano ang plan, pinaplano ni Mac next time. Hindi niya tatantanan, hindi niya ma-crew. So, dami na yung mga kung ano-ano na lang ginagawa ni Mac next. Nagiging. Ano-ano-ano. Ngayon, di ba, sa share ko lang dito sa
entertainment, which is magtaka, saan ka ba sa bata-bata pa mga nais, which is nilabas ko kasi noon, hindi ka makapagpa-arrange ng kanta ng ginagawa mo kasi mag-sus kayo. Nagkaroon ka ng chance na wala ka ng masyadong pinagkabalahan. So yan, nagkaroon ka ng time na pwede naman siyang budgetan at saka yung mga gusto mo na isilisya mo sa ibang talento na din nila kaya hirap sila. So, ma-appreciate din nila yun. Kaligayahan mo yun, appreciate. Yung gastos, sinaside mo na lang kasi part na yun na ma-happy ka. No? So, at least na-happy ka, huwag nang isipin yun. Tapos hindi yun nakapatuwa doon sa piggy bank mo or sa laman ng ano mo. At least, huwag pa kalang ko. Kaysa, ibon lang kayo pa yung kamalas tugan, dito, kagin ka pa ng ang tao na-appreciate ng iba ang ginawa mo. Nagkaroon sila ng ano sila. Parang ano rin sa ano, feelings mo na nakapagpasaya ka ng iba. Kasi part yan ng buhay. O, ano bang lo? Lahat tayo dadaan sa hagat maaari. Kaano man kahirap ang sitwasyon, kaano man ka-komplikado ang sitwasyon, may time pa lang tayo. Maging pag-iisip natin, ibabalansi. Pressure ka sa ginagawa mo. At least, meron ka rin pang kumbaga, maano siya. Taga-pacifier ba? Ibang outfit mo na sa other side mapalgaan bigat mo yung maramdaman. So dito, kaya sabi ko pagdating doon sa makikita ko sa iba na dapat may pahinga na habulan pa rin tayo, kanya-kanya tayong rason sa buhay, pero bago tumating sa puntong ganyan baka pero pa huwag na lang yung malibag sa bonus. Yung iba masinalo na ng mga magandang takbo ng karira ng kanilang pamilya, mga anak, wala. Pero yung hindi ba, yung namali ka sa akala, na tapos. Sa palagay ko, sa mga ganito sitwasyon, kung tayo, ako, palagi mo ilalagay ang sarili ko sa, hindi ako aasa sa mga offsprings ko, ano ang kainat mo nila. Kasi iba-iba ang buhay. Palagi tayong dito tayo sa playing safe tayo na talagang tayo palagi ang ang nagtitimon. Yung sa kanila, kung mayroon silang grasya na magiging part ka, mabiyayaan ka, bonus na yun. Isipin mo lang, pag may dumating bonus, ang totoong labanan sa buhay ito, ikaw hanggang sa dulo. So, ibig sabihin, bit-bit mo buhay mo hanggang sa dulo. Huwag yung dito lang ako kasi tapos na sila. Bahala na sila sa akin. Dami kayang mga professionals din na ano, marami tayong nakikita dyan sa labalita. Nagkasakit na yung parents, iba yung gastos, iniwan na yun, kapitol po mga reklamo doon, saan-saan sila mula. Kaya, mahirap din yung ano eh, yung sitwasyon ganun na yun talaga sabi natin na sarili talaga natin ano lang na kayo bit-bit kayo rin natin pero yung mga araw na magkaroon ng bonus dahil binalikan kanila nagre-reward sila sa iyo swerte ikaw yung isa sa mga pinakaswerte nila lang sa ibabaw sa balat ng lupa. Pero para sa akin, doon tayo palagi sa sarili ko, bit-bit ko, ano mang nangyari pala kayo ng panahon sa dulo. No? ito naging topic lang para mag-ang wake-up call back. No? Maging ano tayo? Maging preparado. Okay? Salamat sa inyo.